So another day, another vlog. So magandang umaga, magandang buhay mga digma. So may share pala ako sa inyo mga digma. Nung nakaraang vlog, diba, sabi ko mga nagka-abirya yung mga makina ko. So yun pala merong kababalagan na nangyari mga digma. So yun, sabi ng mekaniko ko, doon ako bumabase mga digma, doon sinabi ng mekaniko. So yun, magang maga, diba? Bumase ako doon sa mekaniko ko, sabi niya. Nung unang bukas niya, sabi niya ano, nako Eka, parang may grinding compound yung makina mo. Ganun yung ano niya, yung bungad niya. So yun, bumabase lang ako sa mekaniko mga digma. So ito, share ko lang para baka mamaya may gusto makapanood. Di ba, Teng? Makapanood na nasira yung mga makina ko, dalawa. tawag dun. Wala akong pinagbibintangan mga digma, pero bumabase ako doon sa mekaniko ko. So yun, bali nasira na po yung mga makina ko. Wala na remedyo. So, mga digma, ito po yung mga makina. Ayan. Medyo malangis kasi tinanggalan ng langis, kaya medyo malangis. So bali mga digma, nung binuksan nung mekaniko ko, pagbukas ng ano mga digma, unang nakita niya yung langis. Bakit ganyan Eka, parang may grinding compound. Hindi, okay pa. Sige kuya, kako, buksan mo, tingnan natin sira. Pagkatapos biglang lumabas ito, piston ring. Tapos, ade, sige kuya kako, buksan mo. Tingnan natin yung block at saka yung mga piston ring kung nasira. Binuksan namin yung block mga digma. Nilabas namin yung piston, pati piston ring. Ano, tawag doon. Wala naman damage, napakakinis ng piston ay ng block. Napakaganda ng mga piston ring. Ang pinagtatakahan namin, saan mang gagaling to? Ako ayun, walang pinagbibintangan, pero bumabase po ako doon sa mekaniko ko. So ito po kasi is pwedeng ipasok dito sa kung saan naglalagay ng langis. And then ang una po niyang nadali, ito yung pinaka-balancer. Ito po kasi yung nasa pinakamababang parte. Dito gawin. Dito siya gawin. Bali, parang balancer daw to sabi ni Tatay Sid. Ayun, na nagkawasak-wasak. Buong granahe sa loob. Is wala nang pagiginabangan. Yun mga ligma. Tapos, yung pinaka-body niya. Ito, pinaka-body niya. Butas doon. Butas. Nangabutas dahil sa, tawag doon. Dahil nga kinain nung mga granahe ito. Itong iba-iba, may mga titis ng iba-ibang bakal. Tapos yung mga bearing is sumabog lahat. Walang natira. Yung kanyang sigunyal nagka-durog-durog. Kaya yung gawi doon is wasak, butas, hindi na pwede. Wala na talaga. Masasabi ko lang, kung totoo man yun, syempre, yung mekaniko ang nagsabi, kung totoo man yun, nagtagumpay sa, nagtagumpay mga digma na sirain yung dalawang makina ko. Ang masasabi ko lang, life is too short. Magbago ka. Huwag kang manira. So, tara. Lusong po tayo. Bali, sunod-sunod ng abirya.
Nagkapalpakan yung ano, yung trabaho sa phase 2 sa tabing kubo dahil sira yung mga makina. Medyo na-delay yung binhe. Pero okay pa naman. So yun, kumita tayo ng konti sa bukid. Bibili naman tayo ng mga makina. Kasi yan mga digma is nakalocate yan sa tabing daan. Noon nung ano, tapos dinala namin sa phase 3. So, pagdating sa phase 2, yun na, wala na. Ang pinagtatakahan lang ng mekaniko kahapon, bakit may piston ring sa loob. Kaya kumpleto naman yung piston ring. Tsaka napakakinis ng block. Kung madadali yung block, ay yung piston, magagasgas yung block. Kaya, yon. Tapos maraming ano sa loob. Titis. Yun ang pinagtatakaan ng mekaniko, mga ligid. Yun. Siguradong sisira niya, may kilala din sa akin, mga ligid. Kung sinira man. Kasi hindi naman sa luwang-luwang ng bukid doon, eh, ba't mapipili pa yung makina ko, di ba? So, tara. At lusong na po tayo. Ako wala na akong magagawa dyan, sira na eh. Kahit na maglulupasay ako dito eh, wala na akong magagawa dyan, mga digma. Ang gagawin ko na lang dyan is move on. And then syempre bumili ng makina para hindi mapabayaan yung second crop ko. Kaya yun. Digital naman yung anong mga diba? Digital lang lahat ngayon. Digital ang karma. Nakakalungkot lang mga digma. Yung dapat na pambibili ko na ng itong ano dito sa bahay tulad kay mga bebe pang maintenance, bibili pa ulit ng pangkain namin sa araw-araw, mapupunta pa sa makina. Dapat na hindi na ako bibili ng makina. Kaya yun, nakakalungkot lang. Kahit si Tatay Sid, yun nga, ba't nga daw magkakapiston dun kung kumpleto naman yung piston ring ko? Di ba ya? Kumanda naman. Eh bakit kasi may piston ring sa loob ng makina ko? Kasi may piston ring, may naglagay. May naglagay. Mamaya mga digma, tuturo ko kung saan muna lon nag ano yan. Doon sa tabing daan, kung maalala nyo, sa may Kamachile. Doon yan na pesto. Matagal pa sana abutin yan. Eh sabi nga ng mekaniko ya, eh kabatay ka ng makina mo, nasira. Eh ganun po talaga ka, walang magagawa. Ang kaka naman dyan, siguradong kakilala ko ya. Biroin mo, kaluwang ng bukid dun, yung akin yung nadali. So yan, masasabi ko lang, life's too short. Huwag ganun, lumabang kayo ng patas. Buti pang inayaan nyo ako suntukan, kahit di ko kayo kaya, kakayanin ko kayo na ya. Malaban mga digma ng ano. So yun. Ilang araw. Tapos kahapon yun. Pinano ko nga. Ilang araw na aberya. Puro aberya. Puro aberya sa bukid. So yun. Nagtagumpay siya. So kain muna po tayo mga digma. Ang ulam natin na almusal ay. Yun mga digma. Paksiw na gurami. Tsaka patis.
Yun, kain muna tayo. Hey! Kain po tayo, mami. Musal na kami ni Kuya Jobert. Bakit? So dito na po tayo sa kubo, mga kadigma. Yeah, butang ko na lang kayo. Sabugan na natin yan. Pangit yung dinam. Eh, ganyan talaga eh. Pangit dinam may nagsasab? Pagkapangit yung nagsasabog, pangit din yung... Hindi, mga tigma. Ano? Nagkaberya kasi sa mga... Tulad na kanina sinabi ko kanina mga gahan, nagkaberya kami sa mga makina. So... Pero yan ang mga pangit na cute. pagka pinagsama yung pangit na cute, nakakatakyut. Ayan po, mga tigma. Tutubo yan! Na lang ngayon, kaya matay ko tinira. Umiinit lang, pero may ano, may tubo. Hindi lang ganun kahaba. Nasanay ko lang sa mahaba yan eh. Yun mga digma. Bali, tira na lang po kahapon to. Sinabugan na rin kahapon nila. 4x4 yun. Ito. Tira na lang. Hindi na pangit yan, mga kadigma. Hindi na pangit yung linong na yan. Naantala lang dahil hinga, sira yung mga makina. Kaya mahirap ilubog yung bagaso ng mais. Puno. So ayan mga digma, pasyal po na tayo dito sa phase 1. So bali, yung mga naman kadigma dyan kasi. So bali, ayan po yung phase 1. Malalaki na po yung palay mga digma. Ayan, so yun nga, kailangan na lang ano, kailangan na lang patubig. Yun o, gando o. Gando nyan. One month na yan nung 24. Yan. Pinakadamo niya ganun lang. Muta. Paisa-isa lang. So, hindi naman lumalabong yan eh. Yan o. Sumasayaw sila mga tigma. Bunting days na lang ha. Magpapatubigan na kayo. Makabili ng makina. Ganda nakikita. Masya lang ako dito. Natapos na magsabog. Sa phase 1. Tara. Ayan. So yan. Ang dami mga tigma, oh.
butas na yan. No. May mga maliliit, may mga malaki, pero marami malaki. May maliliit no yan. Yaka porma mo pala yan. Huli niya sila mga digma. Pili yung lalaki mga digma. Ayun na yun, yun lalaki yun. So yun mga digma, yung pala mga lalaki pagka ganyan kasi mahirap pang kapain. Yung barako niyan pagka matatanda na, tsaka tikwas yung buntot. Eh ngayon may ano pala sila mga digma, may tanda dahil mga seho pa. Diba, ito ba? So yun, salamat kay Tonton. Yun. Anak ni ano, Kapitan Ruel. Yak. Hindi noon pa naman tumakbo kaya no, yak. Dumadaan-daan pa kami ni Bulstad, maliliit pa yun. Pag kaya ka malalaki na, pwede. So, bali lima kasi yung kaya na dyan, yung kay Bulstad, sa akin yung sampo. Ay ba? Kita po tayo. Yan, nakapag-inis-inis lang ng konti. Mga gamit namin nilinis. Yung abono. Itong ano, itong hand-truck on line run ni Bulstad, so soli na namin yan gamit. So tingnan muna natin yung ano dito ang padigma, yung palay sa bago tayo uwi. Muna natin yung padigma pampatanggal pagod. Diba mga digma, ganda. Parang ano din mga digma, sabog panagraw. Ayan o. Mga ilang araw pa, 8 days old na to. 8 days old mga digma. So yun, ang magiging damo lang ito lang o. Pasang palukan, mga bilog lang yung dahon ng mga damo. 12 days old mag-ano kami dyan, mag-spray kami ng ito, pang damo Agroxon. So yun, ganda na yan full stock oh. Gandang nakikita lalo mga kadigma pagkamaga at saka palubog yung araw.
Bandang makikita yan. So, tara na. Uwi na tayo. Oh, sige. Dito. Bulsag lang kakalam. Naka-exarem 125. So, yun mga digma. Uwi na po tayo. Until next vlog, ang yung God KSLT na nagsasabing madali lang ang buhay. Piliin mo kung magmasaya. And ciao. Merci.